As we enter this map 3, let's see if Amelion Gaming kung naayos na nila ang kanilang pagkakamali at pwede ba nila ibalik tong series na to sa kanilang kamay, or will Re7 continue this reverse sweep and just, you know, win this series, redeeming themselves. Fast-paced series man, no? 6:30 pa lang. Wow. I just realized. Yeah, actually, that's a good point. Ngayon, slowing it down as the fast-paced push comes out prowling dito sa side ng Re7. Lakas talaga nila pagdating dito sa entry. Walang kahit isa ay nahuhuli. Sabay-sabay silang pumapasok dito, and now the post plant should be just as good as their execute kasi tatlong miyembro ng Amelion Gaming ay nanggagaling dito sa kanilang likod. Iren, first contact, finds one, trade, galing ka RSEC. Patuloy-tuloy na din, Iren na din mahulog, Zerk na lang ang naiiwan, nahihirapan na siya dito. So much angles to clear, so much people to kill, and dahil dyan, information given, silent, yung veterano is able to just take it up. Not even a plant galing sa side ng R7. They're so confident na they can still point guns put towards yung side ng Amelion Gaming dito. I think they planted. No, they didn't. The time was still ticking, pare. The time was still ticking. The time ticks even they if might it have is planted, planted. But does it matter, man? They got all the kills. Yeah, in all fair honesty. Enough. Fair. Pero you really, know we finally see Zerk on the sniper. And kagaya nga na sinabi ko kanina, you have to be on the sniper dito sa map na to. Ankara is such a is the type of map na yung baka malayuang fights is really what can win you the game from time to time, kagaya dito sa LA, kagaya dito sa mid. But will it be a hit? Yun yung tunay na tanong. And yun lang, Zerk, I cast a cursed him a bit and he gets taken down dito ni Zeke. Zeke, nagpapakita na din siya ng kanya, ng lakas, no? This series, just been not necessarily consistent. He's been off since map 1, pero nung map 2, nagising siya at mukhang idadala niya to hanggang map 3. Very dangerous kung ikaw na side ng Amelion Gaming. Now, C4, slowing it down. Pero tingnan mo ba naman ang pwesto dito? May isa. Dito sa vents, poging, kaya ba niya makahanap ng tamang pitas? Dalawa naman ang nagbabatay dito sa A side, and the execute should come surely sooner rather than later. As Ixor though, kanyang pwesto. Oh, isa na kanyang nahanap, pero isa lang. Iyan lang si Poging. Nahulog na din sa kamay ng Re7. Pagdating sa mga execute na to, Re7 does not lack. Napakaganda. Planchado, malinis ang kanilang pinapagagawa dito. And now, the post plant coming from then, Iren, reposition revealed. Need to chill. Two need on to one. Chill. Suddenly, maybe. Yep. But too much as RSEC. Tuloy-tuloy lang din ang momentum na pinapakita sa atin ng Re7. 2-2-0. Mm-hmm. And it's another 2-0 situation para sa R7. No? Another good start para sa BL side nila. And a re-hit towards itong A site after that initial pick. And kitang-kita mo naman yung defense dito sa Amelion nung time na yon. No one was moving at all dito sa second mid and or sa hotel papalik ng A site because wala pa rin silang information whatsoever sa kahit anong player ng R7. And Zerk na naman gets taken down immediately and he is suffering sa series na to. And Poging, siya rin madadamay. Va getting the kill. It's already a 3v5 sa start pa lang ng round. Ang bilis ng rotations ng dito galing sa Amelion Gaming kasi sa bilis na hulog ng kanilang teammates. And alam nila, Re7 likes to take this A site. Pero tingnan mo naman ang basa ng ginagawa dito ng Re7. Sabi nila, mag-rotate na kayo dito sa A kaya dito na kami sa B. As the B side is also taking fire. Ayan na, papasok na ang mga membro ng Re7. Iren left in a 1v5. He needs to take care of all of the members of Re7. Isa. Now, pangalawa, wala. Re7, malinis execution pagpasok nila dito sa B site. Yeah, and that means we might potentially not see Zerk sa sniper. So Poging is actually gonna pick it up para dito sa side ng Amelion Gaming. And dahil nga hindi nila makuha itong mid control, wala na silang access dito sa CA. And R7 benefiting from this the most kasi meron silang libreng taan papuntang HM via that CA area. And ayun nga, Amelion is just suffering because of it. Zerk, what a cold series galing sa kanya men so far. And we were expecting itong si Zerk to be one of the better players dito ng Amelion, but he's getting specifically targeted dito ng R7.
Yeah, and it could be specifically targeted, or Suguro pwede naman din na he's not really feeling himself right now. Parang hindi He's ito yung not Zerk good. na nakikita natin sa It's not mga Zerk from last series week, natin that's eh. for sure. Yeah. Now, V7, mukhang gusto nila parusahan ang pagtitigil ng A Million Gaming dito. C4. Nandyan pa naman din sa mid side. So, dahan-dahan lang daw, sabi ng V7. Tamang pitas lang. Smoke grenades, tinapa na din dito sa A site. Pero maganda ang stack na ginagawa dito ng A Million. So, ilan ba ang kanilang pwedeng idepensa dito? Wala. Charles, nakahanap ng unang pitas. Tapos ngayon, triggered, execute, granada, flashbang, lahat na. A Million Gaming, at least nakahanap siya ng isa. Pero tuloy-tuloy pa rin. Ooh, Ziaba, the consistent player of A Million Gaming, tinulungan i-hold itong B-site na to. Making opportunities happen, kaso nga lang si Zeke. Nakahanap pa din siya ng isa. 1v2 in an eyesore. Dito sa mid, naiipit. Nahihirapan. Oh, grenade, grenade. Granada, tinapon. Oh, wala nahanap. 1v2, planted. C4, pushing. Wala, Arsec ang mag-secure ng round na yon para sa side ng Re7. Just when you think they're out, they pull you back in. Grabe, another good entry. Galing dito kay Charles, finding the opening para sa kanyang team, and the rest of the squad just filed in dito sa B site. It was almost a disaster at first para sa side ng Re7, pero nabawi agad ni Zeke with those two very important kills. And nakapasok pa nga siya dun sa gilid. Easily a double angle para sa side ng R7. And 4-0 so far. And A Million obviously not enjoying itong Ankara map natin. R7 learning Absolutely from their prior not. mistakes, galing dun sa Vanguard na series, man. And it is obviously showing. Yeah, and yun, papasok Jesus, na sila man. Dito. Charles able to oh. find one. Buti na lang si Zerk! Nakabawi na din. Nakahanap din siya ng dalawa. Spotted. Eventually gets traded out. 3-on-3. Ngayon, C4. Wala pa naman din dito sa site. Iniiwan na naman din nila dyan sa labas. As finally, nakuha na ni Va. Kailangan pa na ito i-plant. Ngayon, nagtatapunan na lang sila ng utility dyan sa mismong sila, gate. Yan nga eh. Kaso nga lang, smoke grenade, hindi sila titigilan kasi tinumaba fake naman. Plant, mali ang maybe. Pwesto. Could be a fake plant, actually. It is a fake plant. And ngayon, palabas na mga member dito ng A Million Gaming. At wow! Bukang ito. Nakuha nila yun? Ang unang round na makuha nila dito sa mapang to. And Iren ang makakuha ng tatlo for his team, A Million Gaming. Finally, nandyan na sila sa board. Yeah, big 3K galing kay Iren, and really good delay galing sa side ng A Million. And dahil nga naiwan yung C4 dito sa entrance ng A, it took a while bago pa makababa dito ng C4 oh, ng R7. Poging. Poging with the sniper, pero kailangan niya na bumalik agad. Bit of mid control galing sa side ng R7. Hello. Pero hindi nila nakita si Iren. 2K, 3K spray gamit agad ng AK na malit pa nga ng full ammo rifle, but it didn't work out. Silent catching him before he can even cock itong C, or AK rather. And Silent will not get an additional kill. A Million, are they back online dito sa Ankara? Potentially, bumalik na sila dito. Parang may switch sa kanilang ulo na sinabi, teka guys, ayusin na natin to. Ibalikan na natin to. And A Million Gaming, nagpapakita pa din ng gilas, nagpapakita pa din ng lakas. Kaso nga lang si Poging, kailangan niya makahanap ng isa gamit oh, ng kanyang sniper. Oo, isa. Va, nahulog. Smoke grenade, tinapon. Maganda ang delay ng ginawa. Ngayon, kailangan bumagal dito ang Re7 kasi mahirap sila makahanap ng tamang Ooh. Pitasan. Zerk, Poging. Oo, isa pa din. Isa pa muli ang kanilang nahanap dito. Dalawa na lang ang naiwan. Zerk, Zeke. Rather, si Silent pala ang maghahanap din kay Isor. Aziaba, tuloy-tuloy pa din ang kanyang tulak. Naiyon na lang dito si Silent, ng veterano. Tingnan natin, ano ba meron siya? Isa lang ang nahanap. Dalawa, trying to go for another repeat. Kaso nga lang si Zerk. Nabubuhay na din tong dito sa series na to. Just when you need him, he's there to finally say he's online. Yeah, it's the right decision. Galing sa side ng A Million to just not further risk yung sniper ni Zerk. Instead, he's back on AK duty dito sa mapa natin. And the very aggressive push galing sa side ng A Million going in towards yung mid. The opposite yung nangyari last round.
And they're finding ang mga members dito ng R7 now. R7 less lenient pagdating sa kanila mga opening picks dito. But this could be a mistake galing sa side ng Chameleon. They kind of went a bit relaxed dito sa LA. And LA was actually the place na Poging was finding these picks. Pero RSEC... Oh, eyesore! Una nakahanap ng pitas dyan kay RSEC na nag-sniper sa mismong vent area. Parang bringing a knife to a gunfight. Sabi niya, Azva, at least yung trade nahanap. Tuloy-tuloy pa din. They don't want Yaba on fire, man. That's no, sure. They do not. Consistent siya. Galing sa side ng ano eh. AL eh. Pag yun, nahulog na siya. We need to see the other player. Step up! Eyesore! That's the step up that we need! Yan ang level up na kailangan natin. Patuloy-tuloy na din as Zeke. Trying to pick up the pieces. Tumunak na din. Pumasok yan dito sa A-Site. Si Zerk, kahit nahuhulog, nakukuha pa din niya as 4-4 yung scoreline. Yeah, it's a classic two-man A defense, no? I mean, isang tao dito sa vents, isang tao dito sa top A. The vents guy can help with the entrance fight and the vent fight at the same time. And yung top A player, he can just be there para i-cover just in case na meron ng aggression na nangyayari. And speaking of aggression, pare, Charles and Va, first two picks, Iren at Yaba na wala na agad. And Iren is such a huge pickoff considering 10 frags na siya dito. Pero Zeke, pumasok na ng mid. Zerk finally getting him down. Pero madami ng low HP sa side ng R7. One nade could make the difference dito. Pero Poging, tinalunan na nga dito ni Charles with the AK. Big pickoffs galing sa side ng R7. Zerk at Aixor na lang natitira dito. And pati si Zerk nahulog na rin. Si Aixor na lang natitira on the RS side. They know exactly where he is. It's not parang good. Ulit lang to. Aixor, 1v3. Ilan ba ang pwede niyang hanapin dito? Oo, onting labanan dyan. Onting baril dito. Pero yung oras of the win going to RE7 was nigh. And they are able to get the final round dito sa first half natin ngayon. Closer than ever ang scoreline natin na to. Kaso nga lang, AL, kaya ba nila dito sa BL side? Oh my God, Silent, you psychopath, man. Why would you do that? Pero sige. Gets the info, I guess. Just trying to find kung may nag-cross ba, kung may tumawid ba. At he at least gets that information ngayon. Who does that? Kailangan bumagal. Zeke, agresibo dito sa hotel. And potential to find the pick! Timing! Nakatalikod yan si Zeke! Si Yaba, buti na lang, inaabot sa likod. Flashbang, sinatapon na din dito as the trades. Finding out. Vents, may tao na. Ba, next lineup! Wala! Buti na lang, nakaligtas pa siya, nakatakas pa din. As Poging finds the kill on Silent. Huge pick para sa side ng Chameleon. Patuloy-tuloy na din ang kanilang momentum dito. Gusto na din pumasok dito sa A-side. Kaya paano pa si Ba? Umiinit pa din. Nahanap pa niya ang kanyang pitas. Pero masyado nang mahirap. Ngayon, RSEC left in a 1v4 AK. Kanyang kamay. Hinulog ang AWM. Ngayon, retake is needing to be perfect. RSEC, holding smoke. Game. Mahirap. Gustong pumasok. 30 seconds na lang dito sa orasan. Tuloy-tuloy lang yeah, din. Look at the flank though. Yeah, Yaba. Well and ready. Kahit nakapasok dito si RSEC, di niya malalaman na may tao din pala sa kanyang flank. But it doesn't matter. Mm-hmm. Poging, kasama ng Chameleon Gaming Firewing Squad dito sa A-site, hinold at pinalakasan ang depensa. Yeah, and sobrang unfortunate lang yung nangyari dun sa hotel. No? Nakatalikod na nga yung isang player ng Chameleon. However, it wasn't the pickoff that they expected. Became a 5v4 sa start ng round and R7 got a bit desperate para kumuha ng mga trade frags dito. And yeah, costed them. Because of that, pare, it definitely costed them. It costed them a lot of lives dito sa round. Silent getting picked off so early is not what you want kung kayo yung R7 dito. So, titibayan na nila yung A-site. Both of them are gonna play floor A, but a missed smoke. That could spell trouble para sa side ng R7. Good call. Napaka-delikado nga. Pero A-site mukhang gustong gawin dito ng Chameleon Gaming. Flash grenades, lineups, tinapon na. Smoke grenades, ba? Unang contact, Yaba, sunod, takas, dito, ba? Oh, good damage. Fight, wala nahanap. Kaso nga lang, dito sa spawn, nakahanap to si RSEC. Poging din, nakahanap din yung kanilin niyang finally able to kill off the Zerk. Nagbabantay dito, tinitigilan, pumasok ang mga member dito ng R7. And there we go, Chameleon Gaming. First time dito sa mapang to, sila ang lamang. Yun na nga, Zerk,
is now starting to feel himself dito sa game natin. R7, it was a good delay, honestly. Galing dito kay Va na nandun lang siya sa loob ng vents and a million having to worry about that player. You know, dahil nga sa delay na nagawa dito ni Va, nakapunta na dito ng site, itong R7. But fortunately para sa side ng Chameleon, Zerk, now starting to wake up slowly dito sa game natin. 10 kills, 3K from the exit players dito on that AK-47. And Chameleon, sila naman ang nasa lead dito sa kanilang BL side. R7 now having a hard time holding dito sa mapa natin. Just somehow, when these teams switch to BL side, mas malakas talaga ang kanilang pinapakita sa atin. Ngayon, vent. Pushed out. Va. First contact. Charles. Ganda ng defense na pinapakita sa atin ng R7. Sabi daw nila, balikan natin to. Chameleon Gaming now stuck. Poging. Left na 1v4. Mahirap to. AWM lang ang kanyang hawak. Di niya alam na may tao din pala na gustong manggaling sa kanyang likod. Information should be there sooner rather than later. Pero nakalipas siya. Di ata niya nakita na si Poging nandito sa midside. Yeah, so pwede pa siyang manglason. C4 is in the middle of nowhere, pare. Yeah, and Poging in a position that's very difficult. Si Silent, ganda pa naman din ang kanyang pwesto dito para sa hold. Likod ng boxes. Silent, wide swing! Unang nakahanap para si Arsec ang kukuha ng pitas dyan as 6-6. Now the scoreline, equal ang scoreline dito, Sneaky. This Nangangamoy. Game is looking closer than it seems. Nangangamoy. OT? OT? Maybe? In Ankara? Zerk with the entry. Dito naman sa may market door. Pero Zeke, titigilan niya in an instant. And this is a very important position para i-hold yung close market door information that you can get dito sa BP and sa market is so valuable. And Zeke needs to stay there. And he needs the support galing sa isang player in order to make that play happen. Instead, actually, iiwan na lang dito ng R7 or ng Chameleon rather. Itong market, and sayang hindi ito ide-dare ni Zeke. If Zeke knows na wala nang nanonood dito in a certain point, in a certain time ng round natin, a flank could be possible, pero pinapanood pa rin ng R7. They know that it is possible, pero instead, Isor, he knew na magiging aggressive dito si Zeke pagdating sa kanyang angulo ng hotel, and he gets punished for it. Battle of the minds, no? Kung sino man makabasa na sa kailangan ng kalaban silang magwawagi. Ngayon, hotel. Both! Oh, finding by Arsec, silang siya mananalo. Wait, 4-4. Trades are great. There's a guy in B. Somehow he's there. Silent, di niya alam, nandiyan na pala si Zerk. He's waiting for the bigger fish, man. Inaantay niya yung C4 plant dito and most likely, kung ganito maybe yung pakiramdam dito sa B site and there's no one interacting galing sa side ng GR at all, it could be an open plant. And if makita yun ni Silent, that could be a huge pick. Wait, Zerk in a very weird spot right now. Poging able to find for one dyan kay Silent. That opens up the B site para sa side ng Chameleon Gaming. Bukas na bukas to. Plant will go down. Meron din dito isang miyembro ng Chameleon Gaming na may potensyal para tigilin ng ang mga rotasyon, and Poging does that job. Zerks nalaman na na walang katao-tao dyan sa hotel. Kaya sinamahan niya ang kanyang kakape. Yaba, finding one, and Zerk finding another one as he starting to show off his powers. This map, 11 kills na din siya dito sa board. Yep, the lack of information para dito kay Silent. So, hindi niya alam kung may nakalagpas na dito sa RS, may nakalagpas na dito sa B. And the moment that he went for the peak, granted nakakuha siya ng kill. Unfortunately, as soon as he went back dito sa RS, he got some shots from Poging gamit ang kanyang AWM. Ooh. And that's a big pickoff to get Silent off of yung round. Maaga pa lang, Arsec. Bit of damage exchange between him and si Zerk. Where is the call? Hindi nakatingin dito si Zeke kay Zerk, and they were already aware na naandun si Zerk sa taas ng second mid, and Ixor getting si Arsec as well. Pero Silent, he can still hold it on B side sa loob ng B batteries. Pero meron na rin tao sa second mid. Iren nagpaparamdam. Va getting si Poging, and it's just pure chaos dito sa Ankara. Nasaan ba talaga ang BL at GR? But Silent is still here. Iren, nap. Muntik na mahulog, kaso nga lang, potential to take B site, mahirap pa din. May tao pa na nagbantay sa loob. Yeah, Silent's here. Likod ng site, si Silent. Veterano! Ayaw pa doon niya mahulog.
1v2. Itong si Iren. Mahirap ang kanyang kailangan gawin dito. May nagbabantay pa din. Gusto niya ipantay yung scoreline. Silent. Finding another one. No. Oh my god. Iren with the flick and back. Ang kukuha at out papantay sa scoreline natin. 7-7. Sneaky. Nako. Patuloy-tuloy to. Yeah, very close rounds. Could have gone either way in all honesty, pare. And Amelion was looking for that 2-point lead pero naubos sila agad dito sa B-side. Salamat sa kamay ni Silen. And they were expecting itong B-side to be the site to be hit since andun na nga yung C4 dito sa may rampa natin, dito sa may slope. And what is R7 gonna do? Va just being just as aggressive dito sa LA, spotting out some players. And may early clue na dito yung R7 na pwede maging A-take to. But dahil nga sobrang passive nila dito sa B-side, hindi nila pwedeng iwanan yan. Iren, oh! Unang nakahanap ng pitas dyan kay Va. Hulog na ang isang miyembro ng depensa dito sa A-side. Pababa ng pababa ang numbers dito ng R7, pero makahanap pa ba sila ng bawi? Salitan lang itong dalawang teams na to, no? In this Zirkin, map 3 of all maps, making it closer than ever. Tingnan mo ba naman si Zerk? Napakalalim na ng kanyang pwestuhan dito sa B area. And I think there's that information na walang kataw-taw or at least mahina ang depensa dito galing sa side ng R7. Zerk, flash grenade, madedelay ng onte. Kaso nga lang, gusto nila ata ituloy-tuloy itong push na to papunta sa B. Zerk will be first contact. Pero ang tanong, lahat ba sila gagaling sa hotel? Or may gagaling ba sa mid? Yun lang. If makita actually ng Amelion na nanggaling yung flash na yun from RS considering yung trajectory ng flash natin, that could be very important information. Pero ba, already out of the picture, then it's a 4v5 defense dito sa B site. But look at the slow push galing sa side ng Amelion. They're dragging the R7 out to fight. Zerk getting the headshot kay Arsec. And Zeke at Silent na lang natitira. Yun. And 4 members strong dito sa B-site ang Amelion. And it's 8-7. Can Amelion get the next round para maging map point na to? Or is this gonna be R7 exchanging na naman? Mahirap. Mahirap pero posible for R7 to make this comeback. It's at this point, yung emotion mo, dapat di ka matilt, dapat di ka magalit, especially off a lurk that Zerk just did. Napakalalim na ang kanyang pinestuhan. Charles, naghahanap ng tagos. Pero wala naman. Damage. Full health pa po. Lahat ng mga member dito. Ng lahat ng mga teams. And smoke grenades tinapon. Ginawang pa there. Nabawal. Pasukan. Ng Amelion. C4 pa naman din na sa labas. As it's looking like just a really slow play here, Sneaky. And because of yung swap dito ni Poging back on the sniper, hindi na libre yung pagkuha ng CA dito ng R7. So they're having a lot more trouble para i-back up itong A site and such a good position galing kay Zerk. And ay, naku, once he's always good at this. Umatake sila sa A, merong mag-rotate, papasok ng crosshair niya. Instead, Silent what? Actually finds him. How does that happen? I think masyado yata siyang makulit dito sa box and his gun got spotted. Silent taking advantage of it. 14 frag strong ang veterano natin dito. Pero ba, gusto na rin pumasok ng A-side. Pero Silent ba, exchanging kills. Wala. Charles, entrance pa lang. Tinigil na agad ang push ng Amelion Gaming. And we are going for an 8-8 game, pare. Sino ang unang kukuha ng map point dito? Salit-salitan lang daw. Tamang what a game, pantayan man lang daw. This is crossfire. Napakatindi, napakalakas. And tingnan mo ba naman, gusto mo bakbakan na agad dito sa hotel. Labanan na, payaba. Naipit dito sa isang corner. Kaso nga lang, yung mga members dito ng R7 masyado madami. That should trigger alarms in the heads of Amelion Gaming na bukas yung A, pero hindi sila gumagalaw. Tamang pastuhan lang daw. And mukhang maghihinto sila sa anong gusto nilang gawin. I like the attempt, honestly, galing sa side ng R7, parang ibe-break nila yung monotony ng round after round. No? They tried to get an early pick-off. They assumed na meron na agad magpo-push dito sa hotel and sa market door. But they assumed wrong. So, damage lang yung nakuha nila dito kay Zerk. But not much in the way of kills. Pero tignan mo naman si Zerk. This man is on half HP. But he's still entering B-site like he is 100. Pero titignan natin, is he gonna get the opening frag? Yeah. Yes, he can. Zeke mahuhulog. Amelion already with a man advantage.
Pero Smoke, kailangan din nila dumaan, men. Ang layo pa ng C4 dito. It's still napakalayo. In the hotel. They need one more pick para ma-confirm lang. Yeah, okay. And that's it. Yaba, ang nakahanap dyan kay RSEC. Buti na lang, Amazon Gaming. Gusto na pumasok dito sa B-side. Flash grenades, sinatapan na din. Lineups for the utility, Smoke grenades as well. And they are able to take this site. C4, then the plant is Charles. Left and falls sa kamay ng mga taga Amazon Gaming. Sila ang pupunta dito sa map point. Yeah, and a great on-the-fly call galing sa Amelion na hindi masyado sagarin ang hotel. And I think they expected na merong aggressive play na mangyayari galing sa side ng R7 considering they want map point first. And they guessed right dito sa game natin. It's a B-split. HM, yep. Papuntang B. Hotel, meron rin presence. Pero alam pa nila na meron tao dito sa 2F. Pero meron pa rin tao Zeke na nasa loob ng RS. Zeke na kuha ng dalawa. Iren, nahulog na rin. As well as si Zerg. Pero Izor, kaya niya bang gawin ng double dalawa kill? Yes, he can! Zeke and Charles is down. C4, nasa RS ng kalaban. Izor, getting three players. But Va getting the trade. It's a 2v2. Yeah, doesn't get any closer than this. It'll all come down to timing. It'll all come down to the gunfight. Smoking, nahulog na din sa veterano. This is Island. Doesn't deal any damage to his enemy team for the Yaba. There's anyone who can clutch it. It's Yaba, yung pinaka consistent na player galing sa side ng Amelion Gaming. Tino mo ba naman ang kanyang pwestuhan? Iba naman ngayon. Siguro gusto niya biglain ang mga miyembro dito ng R7. Pero si Va, I think he might have this proper timing. They are right. They are watching the two locations na kailangan lang naman 1 minute. Dami pa namang oras para maglaro dito. C4, wala nga talaga sa kanyang kamay. He's going to have first contact with Va. Yaba is gonna fall sa kamay ni Va. At pupunta tayo sa over. Sa ang magandang execution na ginagawa ng Re7? Yeah, maybe. I don't know if anyone can notice. No, I am sweating over here, man. Kasi this game is that intense. And my hair is all over the place, pare. And it's fine for me. Honestly, yung ganito yung mga laruan. This is what I cast Crossfire for. These types of games where it's neck and neck between yung dalawang teams natin. Both of them playing at equal level. And let's see, R7 dito naman sa BL side. Amelion pagdating dito sa GR. And R7 getting so many rounds dito sa BL nila. Let's see how they benefit from it. Nakita si Zeke dito sa gilid. Ooh, labanan pa din. Zeke. Zerk, backed out. Hotel na naman ang kanilang labanan. Na Zeke, papasok na din. Ito yung sinasabi ko. Yung magandang execute na pinapakita ng Re7. Flood ng mga player. Flood ng mga granada. Flood ng mga utility, lahat na. Pero si Iren, holding it out pa din. Sabi daw niya, sige, yaba, pumasok yaba kayo. Tingnan niyo ang mangyayari. Izor, left alone. Too much to handle. Poging, left alone. 1v4.
C4, eventually, siguro naman, mabababa na. At ayan na nga, mukhang ito na ang unang round na makuha dito sa overtime. Unless Poging has something to say about it, pero masyadong maraming miyembro na buhay galing sa side ng Rhea 7. Yeah, and Rhea 7 hitting them with something quick. Si Zerk getting caught sa hotel very early. Instant climb up galing kay RSEC papuntang second mid to catch that hotel player. And sadyang nagkakagulo talaga dito sa B-side. And I think Amelion's doing that on purpose para makakuha ng flank dito si Yaba. Pero kahit si Yaba nakuha, men. What's the solution there para sa side ng Amelion? Yeah, it's a hard call. Silen, yung veterano, nakahanap kay Yaba. That's huge. As tuloy-tuloy na din nahulog ang mga miyembro dito ng Amelion Gaming. And again, the perfect execution na pinapakita sa atin dito ng Rhea 7 comes to play as the C4 plant will go down. Well, it will go down now. Yan. Okay. Nag-switch out to utility. Masyado na-excite. Pero ayan na nga. Time dwindling. 3 seconds. Sorry, 3 members left. 30 seconds left on the clock is Zerk. Isa na hanap. X-Factor is him. Oh. Kaso, masyado nga. Madami pang buhay galing sa side ng Rhea 7. Grabe. And this is where the veterancy comes out para sa side ng R7. Familiar na sila sa ganitong ganitong sitwasyon. Granted, Amelio, nag-OT rin sila dun sa port game against itong SBK. It's not the same team as Rhea 7. Rhea 7 with that wealth of experience really outshining itong Amelio so far. Zerk with the first pick pero Vow with the return. Si Iren pa kayo nakuha. Tuloy-tuloy lang din. Amelion Gaming. Depensa lang. Kailangan nila kunin tong round na to kahit papano para may laban. Ooh, as Yaba. C4? The X-Factor of this team. Nagigising na din. 3-on-3 situation. Oh, C4. Wala na sa kanyang kamay para nahulog na din to si Yaba. Big kill galing kay Zeke. And now, C4 nasa loob na ng B-site at mukhang aware itong si RSEC sa pagpapasok ng mga kalaban niya dito sa mid-side. So gusto niya i-flank. Flash grenade, sinatapan na din, 30 seconds left dito sa orasan. And Va is able to find for one. Naiyon na ng deep si Poging. Wala siyang magawa. We are going to the second half ng OT na to with Rhea 7. Nakahanap ng tatlong round dito sa OT. Overtime na to. So iisa na lang ang kailangan nilang kunin dito sa susunod natin na half. At panalo na sila dito sa buong series na to. Yeah, this is where experience shines para sa side ng Rhea 7. And just like how I said, this is familiar territory para sa side ng Rhea 7. They have been in this type of situation, at least yung mga individual players, time and time again. So familiar na sila sa mga ganitong galawan. And Amelion, they seem stuck dito sa mapa natin. They cannot contain itong TB. Sure, nakakuha sila ng trades dito sa hotel, but hotel is still being controlled by the side of R7, and they are willing to throw everything para na makuha itong hotel control. And it was well worth it para sa kanila dito. And that last round, getting instant control dito sa TB, reminisce sa nakita nating last Ankara game. And man, R7, let's see what they can do. Kaya pa nilang tapusin agad yung game na to. Mukhang si Zerk gusto niyang hindi muna tapusin. Oh, Silent and Zeke. God. Zeke with a wall bank kay Zerk. And Zerk being down this early is not good news para sa Amelion. Pero tingnan mo ba naman yung rotation ginagawa dito ng Amelion Gaming? Aware sila na ganun karami ang nasa miyembro ng V7 sa B-side. So A-side, alam nila, bukas na bukas. Proper calling. Great mid-round. Ngayon, post-plant needs to be perfect. Smoke grenades. Tinapon na din dito sa spawn. Kaso nga lang, nakalipas na si Silen, yung veterano. Galit na galit. Nagpapakita ng gilas. Granada was perfect as well. And the flashbang is going as well as left. Isor, 1v1, and big. He keeps Amelion Gaming alive. Buhay pa din sila dito, at hindi pa sa rin sila mababagsak. Great timing galing kay Isor on that climb up, galing dito sa room A, expecting that there's gonna be a push incoming, pero inunahan niya na agad yung mga players dito sa top A, and Va, unfortunately, he was already naandun sa steps, losing track of that last player. And Amelion, is this gonna be another situation? Golden round is needed para sa Amelion para makabalik sa game natin, and that means that could be a final round para na malaman natin kung sino yung panalo sa series na to. RSEC very aggressive dito sa hukay ng mid, pero may kita niya ba na merong parang isang player na nakapush na Yaba
right behind dito ni Arsec, pero a really good trade galing kay Silent. Silent nagpapakitang gilas dito sa loob ng CA. And is this the beginning of the end para sa side ng Abelion? Where is the rest of the squad, man? Kaso nga lang, 3-on-3 pa din. Hindi pa naman na-execute sila dito ng site. So, pwede pa silang malason dito. Especially if this flank hindi nabasahan ng tama. Poging, able to find for one. Zerk, able to find for another. Silent na lang dito. Naiwan, di pa sila mababag sa. He's dead. Yep. And the grenade is perfect para sa side ng Amelion Gaming. Di pa sila magbabagsak. And now we're gonna crucial round dito sa overtime na to. Va, getting a bit too overzealous, man. Low HP na siya dun dito sa may vents, but one shot would have killed him. But he tried to go for the risky play para lang mabalik dito sa side na R7 ang advantage. Pero ano bang gagawin dito na R7 to finally close this game out? They only need one round, pero Arsec, nakuha na si Eren. That's a huge pick-off. Malaki. Napakalaki. And now, numbers advantage mapupunta sa side ng R7. Tingnan mo ba naman ang rotation ng ginagawa nila dito? May isa pa naman din ang lurk is Yaba. Ilan ba ang kanyang pwedeng hanapin dito sa mga nag-rotate para galing sa side ng R7? Mukhang wala. Ngayon, nagde-default muli ang Amelion Gaming dito. Tapos ngayon, mapapaisip ka na lang yung nervousness, yung stress sa sitwasyon na to. Can Amelion Gaming take it? 4v5. They need to play this to perfection. Ngayon, Hotel taken na by Zerk. Alam mo naman, malakas to. Napakatindi to. Kung gusto niya kumuha ng space, kukunin niya. And that's exactly what he's doing dito sa labas ng Hotel. Pwede niya i-fake. Dito sa B side, kung meron pang flash at nade dito si Zerk, he can attack some of yung mga GR players pabalik dito ng B side. But I think confident sila na kaya nilang i-defend itong B with only 2 players. Good damage galing dito kay Charles, and half HP na agad si Yaba dito. They know exactly where Yaba is. Zerk? Arsec, kung makuha niya yung pick-off dito sa CA, that could make all the difference. Pero Zerk, picked off by Silen. Huge. This might be it, man. This might be it unless Amelion Gaming has something out of their pocket. Unless may milagro sila. Something at least nagpakita sa nila na may laban pa. Oh, Vaz gonna isa, check. Walang tao nagbabantay sa mid. Charles, isa, eyesore. Buti na lang, nahan niya si Arsec. Kaso nga lang, poging sa ibang parte ng mapa, nahulog na din. Tingnan mo ba naman, dalawa ang nagpo-push dyan kay Yaba. Now it's still down to a 1v4. And ayan, Re7 ang magwawage. T2